Huli ka mang pagakbay at pagsunod ng mga batang yan sa isang batang may dalang bisikleta. Tila nag-uusap lang ang limang bata pero hinuhold up na pala ang 14 na taong gulang na biktimang nakapulang t-shirt. Mapapansin din ang pag-iyak niya. Napansin ito ng isang tindera at sinita ang mga bata. Nang makalayo ng kaunti, hindi pa rin tinantanan ng mga bata ang biktima hanggang sa makuha ng isa sa kanila ang pera ng biktima na nagkakahalaga ng 5 or 600 pesos. Nagsumbong sa barangay ang nanitang tindera. Nakumpiska sa mga bata ang isang patalim na ginamit daw bilang panakot sa biktima. Pinatawag din ang mga magulang nila at nabawi sa kanila ang perang ninakaw. Napagkasunduan ng sumailalim sa community service ang mga child offender bilang intervention. Huli ang isang senior citizen matapos manutok umano ng baril ng 2 beses sa Quezon City. Inamin ng lalaki na may baril siya para depensahan ang sarili. Balita hatid ni James Agustin. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking senior citizen matapos 2 beses umanong manutok ng baril sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagmamaneho ng truck ang suspect na mangyari ang insidente. Nung malapit na sa stoplight, itong tricycle nag-overtake na minamaneho ng unang complainant at doon na medyo nagalit yung suspect. Kagadagara na binunot yung kanyang baril at tinutok doon sa unang complainant. Nakita ito ng isang witness, yung pangalawang complainant. Tinay niya i-block yung truck at nabaring din yung galit ng suspect. Tinutukan din siya ng baril. Nakapagsumbong ang ikalawang biktima sa mga rumorondang polis na humabol sa suspect. Inabutan siya sa Congressional Avenue at doon inaresto. Nakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Nang hanapan ng kaukulang dokumento ang suspect, wala siyang maipakita. Nag-request tayo ng verification ng firearms sa PNP Firearms Explosive Office at lumabas na hindi nga registered firearm holder itong suspect. Tungkol doon sa nahuli nilang baril, inaako ko. Sa ibang bagay, no comment na po ko. Wala akong lisensya yung baril niyo. No comment na rin po. Pero ba't may baril po kayo? Depende sa sarili. Sinampa na ang suspect ng 2 counts ng reklamong grave threat at ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Dahil sa sobra-sobrang supply, bumaba ang presyo ng sibuyas dito sa Dagupan City. Sa Cavite naman, huli kam ang pagtatalo ng ilang lalaki na nauwi sa sakitan. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Kita ang pag-uusap ng 2 lalaking yan sa Barangay Niyog sa Bacoor, Cavite. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, kita na dinuduro ang kausap. Maya-maya, bigla na siyang sinampal ng kausap. Doon na inawat ng ilang residente ang 2. Kabilang sa mga umawat ang barangay kagawad na si Dean Dolaines na nadamay rin sa gulo at natulak ng isa sa mga nag-aaway. Matapos ang ilang segundo, kinuyog din ang lalaking nakaitim na t-shirt. Isinugod ang 2 sa ospital. Ayon sa barangay, nag-inuman ang mga nag-away at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya nauwi sa komisyon. Humingi naman ng tawad kay Lainez ang 2 nag-away, ngunit nakatakda raw silang magharap-harap sa hearing sa barangay tungkol sa nangyari. Bumaba ng 10 piso kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas sa Dagupan, Pangasinan. Marami din po, ma'am. Dahil sa dami ng supplier, siguro nasisirahan sila, kaya ganyan. Medyo pangit po yung mga nabibili namin, ng mga kalakal, ganun po. Pero ano na lang, nililinisan na lang namin. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may oversupply sa sibuyas dahil maraming stock sa cold storage facility. Mababa rin daw ang demand noong mga nakaraang buwan. Inaasahang tatagal pa hanggang sa Enero ang supply ng sibuyas sa bansa. Wala rin daw magiging problema sa supply ng puting sibuyas dahil dumating na ang mga inangkat na supply. Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot naman ang isang rider at kanyang angkas matapos na sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang AUV sa Rosario, Cavite.
ang isang mga otoridad na kasalubong ng mga motorsiklo ang AUV sa kabilang lane nang nag-overtake ito sa isa pang motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang dalawang biktima. Napagalaman ding walang ORCR at plate number ang minamanehong motorsiklo ng mga biktima. Walang pahayag ang driver ng AUV habang patuloy pa ang imbestigasyon. May naitalang pagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon. Ayon po sa pinakabagong bulletin ng FIVOC sa nakalipas na 24 oras, tumagal ang pagbuga ng asupre ng 35 minuto. Bukod dito, may naitala ring 5 volcanic earthquakes. Wala ring patid ang pagsingaw ng plume at may na-monitor pa rin na pamamaga ng bulkan. Kasalukuyang nakataas ang alert level 2 sa bulkan, ang ibig sabihin po niyan ay bawal pumasok sa 4 na kilometrong radius na permanent danger zone. Bawal ding lumipad ang anumang aircraft malapit sa crater ng bulkan. Bago-bagong balita, ipinag-utos ng Philippine Coast Guard ang deployment ng 2 barko ng Pilipinas kasunod ng insidente ng harassment sa mga mangingisdang Pilipino sa Rozul o Eraqua Reef. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea Concerns, Commodore Jay Tariela, kasunod yan ang natanggap nila noong November 28 ng mga larawan at video ng pangaharas sa mga mangingisdang Pilipino ng isang helicopter ng Chinese Navy. Bilang tugon, idiniploy ng PCG ang DRP Melchor Aquino at DRP Cape Engaño para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang pumapalaot doon. Pagtitiyak ng PCG, patuloy nilang pinoprotektahan ang karapatan ng mga mangingisda at pinangahawakan ng sovereignty at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Wala pang komento ang China kaugnay nito. Samantala, kinumpirma rin ng PCG na may isang Russian attack submarine na nakita sa West Philippine Sea. Inirefer na nila ito sa Philippine Navy. Nakalabas na ng Veterans Memorial Medical Center si Office of the Vice President Chief of Staff, Undersecretary Zulaika Lopez nitong Sabado. Kasunod yan ang release order sa kanya ng House of Representatives matapos niyang makumpleto ang kanyang medical examination. Ayon sa utos, kailangang dumalo si Lopez sa mga susunod pang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kaugnay sa confidential funds ng OVP at Department of Education. 10 araw ipinakontempt si Lopez dahil sa undue interference nang sabihin umano ni Lopez ang Commission on Audit na huwag ilabas ang mga dokumento ng confidential funds sa kabila ng subpoena ng Kamara. Paliwanag noon ni Lopez, hindi pa kasi final ang audit report. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ng isang kongresista na siya ang dahilan ng gulo ngayon sa politiko. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. The presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na in for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Giit ng bise, nagsimula ang gulo dahil sa anyay, terorismo, harassment at pagbabanta sa mga tauhan ng Office of the Vice President na sumalang sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggasto o paggastos sa confidential funds. Kinumpirma naman ni Vice President Duterte na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng komite dahil mas komportable raw ang kanyang mga tauhan kung naroon siya. Hindi sinabi ni VP Duterte kung makakapunta siya sa NBI sa December 11 para sa imbestigasyon kaugnay sa pagbabanta umano niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi pumunta ang bise sa NBI nitong Biyernes dahil huli na raw niyang nalaman na kinansila ang pagdinig sa Kamara na kasabay noon ang supina ng NBI. Tumanggi namang magkomento si VP Duterte sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa pagpapa-impeach sa bise at sa posibilidad na magkaayos pa silang dalawa. Kaugnay naman po sa lagay ng panahon sa Catanduanes, makakausap po natin si GMA Integrated News Stringer Jinky Tabor. Jinky, kamusta riyan sa lokasyon mo ngayon? Magandang tanghali, Kwani, at mula nga dito sa lalawigan ng Catanduanes. Nandito ako ngayon sa bayan ng Viracano at medyo gumaganda na yung lagay ng panahon. Kaya lang inaantabayan pa rin namin dahil katulad kahapon,
kahit hindi malakas ang ulan ay lumalakas naman ito pagdating ng gabi. Sa ngayon ay medyo maayos o gloomy lang yung panahon at ambon lang yung ating nararamdaman. I see, okay. Pero may mga establishmento bang nasira dahil sa masamang panahon? Meron tayong mga naiulat na mga bridges, ano, mga tulay ito koni na nasira. Partikular itong nasa Barangay Sagrada, no, kumukonekta sa Barangay San Vicente sa bayan ng Bagamanok. Nasira ito noong Bagyong Pepito at ginawan lang ng temporary na tulay. Ngunit dahil nga sa matinding pagbaha doon ay muling nasira ito. At meron din tayong reported na nasirang tulay sa Mabini, Karamuran, kung saan dito dumadaan naman yung mga estudyante natin papunta sa kanilang paaralan. Sa ngayon ba nadadaanan, meron pa bang mga areas na impassable kaya? Meron tayong mga hindi madadaanan na kalsada sa National Road Pony, ano, hindi pa rin madaanan ang mula sa bayan ng Bagamanok papunta ng Pandan dahil sa malaking landslide na nangyari doon. At buko dito, meron tayong mga naitalang barangay roads sa Virac at sa Panganiban na hindi pa rin nadadaanan at naninitiling isolated ang ibang barangay katulad ng Dugi at ang Alinawan, Makuling Tibo sa Panganiban. All right, maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Jinky Tabor.